Walong buwang gulang na sanggol naman ang ginahasa umano ng kabarkada ng ina ng biktima. Arestado ang suspect na kalaunan ay napatay matapos manlaman umano sa mga pulis. Nakatutok si Joseph Moro. Ang 22 si Benedicto Dison alas Jumong ay tinutulong suspect sa panggagasa umano sa walong buwang gulang na sanggol na babae na hindi namin papangalanan. Ayon sa pulisya, iniwan daw ng 16 anyos na nanay ang sanggol kay Jumong Linggo ng gabi sa bahay nila sa Maynila. Ang hindi alam ng menor de edad na nanay, banday sa lakay pala raw ang suspect na kabarkada pa umano nito. So nung umalis, siguro nagkaroon siya ng opportunity na gawa ng kahalayan yung baby. Hindi pa sana madidiskubre ang umano'y krimen ni Jumong kung hindi pa nilagnat ang sanggol kinabukasan. Yung bata, mataas ang lagnat. Andang chicken nila, namamaga yung ari ng bata. So at may nakapagsabi nga na may nakakita na itong suspect ay nakitang ginagawang kahalayan dito sa baby. Kinalunesan arestado ang suspect, bugbog sarado siya sa mga kamag-anak ng biktima. Pero hindi siya natatapos ang kwento. Patay na ngayon si Jumong. Nanlaban daw ito kagabi sa mga pulis ng Station 9 sa Maynila. Kwento ng mga pulis, dumaying daw ito ng masakit ang katawan at hindi makahinga dahil sa mga bugbog. Gusto magpadala sa ospital, bago dalhin sa ospital, dinala muna siya sa opisina ng hepe para pakapihin muna. Doon na nangyari ang umunipan na laban ng suspect. Siyempre, para magkape, alis mo yung posas. Ayan. Tapos, pagkatapos noon, nung tapos na siyang uminom, ibabalik na yung posas, nanlaban na siya. Bigla siya ng agaw ng baril. Inasinta daw ni Jumong ang mga bantay niya. Ito raw ang mga tama ng bala galing sa inagaw na baril ni Jumong. Sa ulat ng pulisya mismo, dahil sa panganib, ang hepe ng Station 9 na si Police Superintendent Bobby Ganipak ang bumaril sa suspect. At hindi naman nag-aksaya ng oras itong station commander na ipagtanggol yung kanilang sarili. Okay. Na pinunta kanya ng dalawang beses sa dibdib. May tama ng bala sa ulo at dalawa sa dibdib si Jumong. Hindi makapaniwala ang kinakasama ni Jumong sa nangyari sa kanya. Hindi rin daw nito magagawa ang ibinibintang na krimen sa kanya. Ay, hindi na po totoo yun kasi hindi niya naman po gawain yun eh. Ang vision niya lang po kasi talaga alak lang ngayon, tas trabaho, alak. Ganito rin daw ang paniniwala ng umampon kay Jumong nung 9 na taong gulang pa lamang siya. 100% po hindi gagawa ng yun. Kung halimbawa man po totoo yung naging niya, pero baka wala po siya sa sarili niya. Dahil baka naka-ano siya ng drugs or alak, halo-halo. Ngayon ang mga problema si Naling Lisa dahil hindi sila ang tunay na kamag-anak, ayaw ibigay sa kanila ng ospital ang labi ni Jumong. Ang problema, hindi nila alam kung nasaan ang tunay na pamilya ni Jumong. Ibigay na lang po sa amin ng bangkay para maano man po, hirap na po siya. Dapat po maiano naman namin ng maayos na. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.